Ayan po, hello po, isang pagpalang araw po sa ating lahat mga Kalingap. Welcome back sa ating muting channel. Kalingap Rob, syempre, ang founder Kuya Bad Santos Matubang. Kasama natin ang ilang sa mga K-Boys natin dito. At syempre, naka-scout po ang scouter natin, si Kuya Andy Kayakap. Ano? Siya yung nag-refer sa atin dito sa bago nating napuntahan dito sa bayan ng Bagong Silang. Ano? Madala tayong, palagi po tayong may dalang bigas at groceries tuwing nag-scout po tayo. Ano? Kasi kailangan po nila yan. So ngayon, samahan niyo po kami, pero bago yan, palike po ng video nito and pa-subscribe sa mga hindi po nakasubscribe. So ayan po, tanong ko muna si Kuya Andy, bakit niyo po sa amin nailapit itong dalawang bata na to? Kaya ko inilapit Kalingap Rob, sa inyo po na to, shout out po, isang mapagpalang hapon po muli, no? At siyempre kay Kuya Bal. Kaya ko inilapit ulit ito Kalingap Rob dahil sa talagang sa tingin ko, para sa akin, ay karapat dapat talaga tulungan itong mga batang ito. Apo. At talagang dinudubli din natin ang kasipagan sa larangan din ng paghahanap ng matutulungan. No? At kada ako may makikita na karapat-dapat tulungan na talagang inalapit ko lagi sa iyo. Dami nung pati talagang na-scout, no? Mm-hmm. At isa sa na-scout mo, talaga nabago na natin yung buhay. Oo, nabago na, matindi talaga. At yung dalawa pang Kalingap Angel, si Eden at saka si Melka. Si Melka. Si Melka na yung sunod na papabahayan. Ayan. Palapakan natin si Kuya Andy sa napakahusay na pag-scout. Lalo pa po natin dudublihin ang pag-scout pag ngayon na 2024. Dudublihin pa po natin. Dudublihin. Kahit ulan, init, sasalubungin po natin yan. Hindi, magkakaroon tayo ng Kalingap Angels, batch 2 na yan. Wow! Batch 2 na. Oh, batch ay, grabe. Batch 2 na raw. Batch 2. Batch 2. So, ay, Kuya, ilagay mo na muna dyan yung ano, sa lamesa. Ayan. Ayan, good morning po mga Kalingap. Ay, good evening. Gandang hapon na pala. Gandang hapon po mga Kalingap. Ngayon, sila po yung nailapit sa atin. Kuya Andy. So, para makilala natin sila, konting interview lang, usapin natin sila. Ano? Anong pangalan nyo? Ikaw, anong pangalan mo? Cyril po. Cyril? Apo. Ikaw naman? Cyril po. Cyril? Cyril. Okay. Apo. Kumusta kayong dalawa? Magkapatid kayo, no? Apo. Ilang taong ka na, ano? 16 po. 16. Ikaw? 14 po. 14. Ayan. Nag-aaral ba? Apo. Very good. Ngayon, syempre, andito kayo magkapatid. Gusto kong tanungin, asan ang inyong magulang? Si Papa mo, asan? Nagtatrabaho po si Papa. Saan? Sa Tarlac po. Tarlac? Tarlac, ba't ang layo niya? Kailangan po ay. Kailangan. How about your ano naman? Si Mama mo? Patay na po. Ah, okay. Patay na pala ng Mama nyo. Matagal na bang namatay? 3 years na po. 3 years na. So, naiwan kayo ngayon dito? Kaninong bahay ito? Kapatid po namin sa ina. Kapatid sa ina. Buti pumayag naman na makitira kayo dito. Opo. Okay. Tumbay sa kanila din to? O, sa lula po namin. Hindi rin sa kanila, lola nyo. Kumusta naman kayo? Ikaw, Serin, kumusta ka? Maayos naman po. Saan kayo nahihirapan dito sa araw-araw nyong pamumuhay kayong magkapatid? Nahihirapan po sa pang-allowance po sa school. Tapos po, nahirapan din po kasi po wala pong magulang na nandyan para po gabayan po kami. Ikaw ba? Gusto mo ba umuwi si Papa mo? Opo. Gusto ko po sana umuwi si Papa. Kaso? Kaso po wala naman pong pamasahe para po makauwi siya. Akala ko nagtatrabaho siya doon? Ano po? May sakit po si Papa, asma. Ah, so natigil din yung kanyang pagtatrabaho? Opo. So namimiss mo na si Papa mo? Sobra po. Ang gusto mong sabihin sa kanya ngayon, nanonood siya, kung mapanood niya ito. Pa, miss na po kita. Salamat po sa pagsasakripisyo po kahit po may sakit ka. Hindi mo po kami napapabayaan. Marami po salamat. May iba pa ba kayong kapatid? Meron. Yung buong kapatid? Meron po. Nasaan yun? Nasa kapatid din po namin sa ina. Buti nakakayanan nyo na kayong dalawang magkapatid. Kaya naman po. Kaya naman. Ano yung pinangkukunan nyo ng lakas na kahit wala si Papa mo, si Mama nyo, wala na rin? Anong, saan kayo kumukuha ng lakas? Kay Lord po. Kanino? Kay Lord po. Wow, napakagandang sagot. Tama yan, kay Lord. Ano? Maliban doon, maliban kay Lord, ano pa? Ano pa yung motivation nyo? Ano yung inspirasyon nyo para magpatuloy kahit kayong dalawa na lang? Yung pandadown po ng ibang tao. Pandadown kayo? Bakit? Anong sinasabi sa inyo?
baka daw po sumunod kami sa yapak ng ibang tao na nabubuntis ng maagalalot para po kami babae. Ah, parang ganun. Parang ginajudge kayo, ganun. Pinangungunahan. Opo. Kaya yun din yung pinangahawakan nyo na gusto nyo may patunayan kayo. Ganun. Opo. Grabe. Ikaw ano? Siren. Ganun din po. Ano pa, maliban dun, ano yung tuwing babangon ka, na ano yung naisip mo na kailangan kong gawin ito, kailangan kong pumasok? Para po sa pangarap, tapos po para pumayangat po yung pamilya namin sa hirap. Bakit para naging emotional ka, Siren? Naluluha ka ba? Nalulungkot ka ba? O masaya ka? Ano yung naramdaman mo? Nalulungkot po sa kalagay na meron kami ngayon. Bakit? Ano yung kalagay na meron kayo? Pwede bang ikwento sa amin para mas alam namin at maintindihan namin kayo? Sobrang hirap po ng buhay. Lalo na po pag wala pong magulang. Tapos po, papasok po ng school, walang baon. Maglalakad po. Tapos po yung mga sinasabi po ng ibang tao. Nagkakasakit po namin. Mahirap po yung buhay namin, lalo na po ngayon. Yung papa po namin may sakit. Hindi po nakakapagpadala ng maayos. Huminto din po sa pagtatrabaho. Sobrang hirap po ng buhay. Niyak si Kuya Andy, oh. Nakaawa talaga yun. Silang dalawa. Pero gaya ng sabi ni Cyril, kumapit lang tayo kay Lord. Ano? Itong pagsubok na ito, pansamantala lang ito. Diba? Sabi nga sa Biblia, lumapit sa kanya ang mga napapagal, ano? At bibigyan niya ng kapahingahan, no? So ilapit lang natin kay Lord ang ating problema sa buhay. Mahirap pa lang talaga yung kalagayan niyo. Naglalakad ka? Kayo minsan naglalakad kayo? Bakit wala bang nagbibigay sa inyo ng baon? Ha? Hindi po ano yung financial na hindi po sapat. Anong trabaho ni ate mo, yung half-sister mo ang trabaho? Sa bahay lang po. Sa bahay lang din. So wala talaga kayong pagkukuna ng pera? Ay, wala talaga. Ano? Mahirap talaga ang kalagayan nila. E di, minsan pumapasok kayong walang baon? Opo. Kahit ano, wala. Pumapasok po kami. Tapos yung pagkain po ng tanghali, uuwi ulit po kayo maglalakad. Tapos babalik po ulit. Ang layo nun ah. Doon? Grabe ang layo nun, bro. Grabe, mga kalingap. Mamaya po papakita namin sa inyo kung gaano kalayo. Saan kayo nag-aaral? Diyan po sa may labas po sa pagpasok po dito. Hirap talaga ng buhay. Kung talagang pupuntahan mo, kasulok-sulokan ng ano no? Kuya Andy no, kung pupunta mo lahat, may makikita at may makikita ka. Talagang nas. Na nangangailangan ng tulong. O sige, sa pag-aaral na matutulungan. O kaya ang mission natin, di man natin maubos yan, mabawasan yung mga taong kagaya nila. Matulungan natin kahit sa, yan, kagaya, pambaon, malaking bagay na sa kanila yun. Pambaon, di ba? Pamasahe, malaking bagay na sa kanila yun. Doon tayo nagsisimula ang pagtulong natin. At syempre, kung mapapabahayan natin, mas ano, mas maganda. Ikaw, Cyril, anong gusto mong hilingin sa Team Kalingap, sa amin, sa mga viewers na makakapanood nito? Ano po, yung magkaroon po kami ng bahay na maliit, kahit maliit lang po. Kahit maliit lang. Kasama-sama lang po kami magkakapatid. Saka po, yung papa po namin na may sakit, gusto na po namin makasama. Makasama? Opo. At kanina, tinanong ko siya kung anong message niya kay papa mo. Ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang papanood niya ito. Yung di mo pa nasasabi sa kanya, sabi mo sa kanya ngayon. Pati natandaan ko po lahat ng pangaral mo, lalong-lalo na po yung pangarap mo para sa amin ng mga kapatid ko. Tapos, mag-aaral po ako ng mabuti para sa iyo, lalong-lalo na po sa dalawa kong kapatid na nakababata. Gagawin ko po ang lahat, maiahon ko lang kayo sa hirap. Naluluha na rin yung half-sister niya, oh. Bakit po kayo naluluha, ate? Naama po kasi ako sa situation. Simula po kasi nang mamatay si mama, kami na po yung
Kami na po yung nagdadaramay, tapos ako po yung nakatatanda ng kapatid. Tapos ako na po yung naging nanay atin nila. Naghihirap po, pero kakayanin po namin. Nakatuwa naman kasi kahit half-sister lang po kayo, no? Buong buo po yung pagmamahal nyo sa kanila. Opo. Grabe, salamat sa iyo ate sa pagmamahal nyo po sa dalawang mga kapatid. Ilang taon na kayo ate? 25 po. Sabi na, bata pa to si ate. Ibig sabihin na intindihan mo rin yung hirap nilang pinagdaanan. Opo, ano po kasi yung mga hirap na pinagdaanan po nila ngayon? Ano po, yung katulad po nung pag may sakit po sila, dati po kasi hiwalay silang tatlo. Ah, okay. Tapos, nung nagkinuha, nung pilit pong kinuha ko sila, kasi po nagdasakit po itong panganay. Opo. Nag, may pulmonya po kasi nag-anim na buwang gamutan dati. Ah. Tapos nahihirapan pong huminga. So ako po bilang kapatid, nakikita ko po yung sistema. Nasasaktan po ako. Kahit wala po kami pera, palibot po kami dito para mapagamot lang po. Tapos, matawag po sa amin si Papa niya, yung inaatake din ng asma. Ang hirap po sobra. Baka nagkasabay-sabay, napatong-patong yung problema. Sa tingin, ate, ano po yung may tutulong namin sa dalawang sa inyo? Lalo-lalo na po sa kanila. Ano po, kung hindi po mamasamain, gusto ko po sanang humingi ng tulong na makapagtapos po ng pag-aaral yung kapatid namin. School education talaga, no? Kasi po, may mga pangarap po sila sa buhay. Oh, ito si ano, pwede sa Kalingap Angel Batch 2, no? 16 years old, si Cyril. No? Kung sakaling mabuo yung Kalingap Angels Batch 2, pwede natin isama si Cyril. Ilan po kayong magkakapatid dati? Ano po, bali anim po kami. Anim. Tatlo po sa ano. Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Ano po, yung asawa ko po nagsusideline po sa trabaho. Di rin sapat o sapat? Di rin po. Nakikipagminahan po siya. Ha? Pagmimina po. Ah, okay. Itong bahay nga po ninyo, ano? Simpleng-simple lang po, ano? Opo. Asa pa bahay po. Kung papatayan po sila ng bahay, kahit maliit lang, saan po pwede? May lupa po ba kayo? Pwede naman po sana dito, dito sa loti. Mas maganda nga dito, kahit maliit lang, no? Basta magkaroon lang po ng maayos na tirahan sila. Pero di po pa namin mapapangako kung kailan. Ano? Kasi alam nyo naman po, yung project natin ay sabay-sabay. Dami pa naka-line up. Napapanood nyo po ba kami? Opo. Alam nyo po na napapabahay kami? Opo. Ano naramdaman nyo po na nakapunta kami dito? Napunta yung kapatid nyo, kapatid nyo po. Hindi po talaga namin na-expect, pero sobrang saya po. Kasi sabi po namin, siguro ito na yung ways. Siguro po kayo na yung binigay ni Lord na way para matulungan po yung kapatid ko. Grabe. Ang Diyos talaga ay nakikinig po, ano? Basta magpapray lang tayo palagi. Minsan nati-delay, no? Minsan napapaaga. Basta wag lang tayong mawalan ng tiwala sa Kanya. Opo. Nung nakikita nga po namin si Sir Andy, kaya Kuya kapag namadaan po, sabi po namin, sana makausap namin si Sir Andy. Kasi gagawin ko, Andy, sikat ka na talaga dito, ah. Hindi, kasi malimit ako dito dumaan. Pinapagawa ko ng bahay doon. Kaya, ito pala matagal na akong inaabangan din ng mga ito na gusto akong makausap. Ay dumating ang punto na sa pag-i-scout, ay may nakapagturo sa akin, matik na sila agad ipinuntahan ko. Kaya nagpangit na kinakita ko ng mga bata. Grabe, nakakatuwang marinig na yung parang ang daming nag-ano sa atin ng ano, ng tawag diyan, ang tingin sa atin ay parang tayo yung pag-asa nila. Pag-asa. No? Nakakatuwa. Oo, yun na nga. Nakakatuwa po. Kaya salamat mga Kalingap. Salamat sa pag-appreciate, no? Salamat po sa inyo. Kasi kami po, ginagawa po namin yung best namin para makatulong lahat ng strategy para magkaroon tayo ng views para sa mga scholarship natin. Kaya sana po ay supportan niyo po kami anuman po yung ano ating programa. Ikaw sa Erin, kung may mensahe ka sa kapwa mo kabataan, anong gusto mong i-share sa kanila? Lalo na ikaw, may mga karanasan kang hindi pa nila naranasan o may mga may problema ka ngayon na pwede nilang papagdaanan in the future. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Advice sa mga kapwa mo kabataan? Ano po, yung huwag po kayo mawawala ng pag-asa, tapos po mag-aral po kayo mabuti, lalo-lalo na po sa hirap ngayon ng buhay.
magtiwala lang po kayo kay Lord. Yun lang. Okay. Ikaw naman, Cyril, ano yung gusto mong, pwede mong i-advise sa mga kapwa mo kabataan? Kagaya lang din po nang sabi ng kapatid ko, huwag po mawawalan ng pag-asa, lalo na po sa hirap ng buhay ngayong mga panahon. Tapos... Ano? Kahit po mahirap yung buhay, ano lang po, sipag at tiyaga lang po, yun lang po. Makaahon din po sa hirap. Okay ka lang? Parang may dinaramdam ka, ha? Hindi po. Bakit? Bakit? Anong problema? Pwede mo share sa amin. Ilabas mo sa amin ang iyong nararamdaman. Gusto ko na po kasing umuwi yung kapatid kong bunso. Yung gusto ko na po makasama. Asan ba siya ngayon? Nasa Quezon ko. Kasama nino? Kapatid ko namin sa ina. Ay, hindi kasama ng papa mo? Hindi po. Naku. Marabi, hiwaya-walay talaga sila. Ang hirap ng kalagayan nila, Kuya Andy. No, yung dalawa ngayon lang nagkasama sila. Kayong dalawa ngayon lang kayo nagkasama? Opo, ngayon lang. Hiwalay din pala kayo ng nakaraan? Opo. Grabe, ano? Saan nga ikaw dati? Sa lolo po namin. Ikaw? Sa tiyahin po. Gusto nyo magkakasama ka talaga kayo? Opo. Grabe, ano? Sabagay, mahirap magkahiwaya-walay mga kapatid. Opo, ako di ko pa naranasan yun eh, pero isipin ko, parang di ko rin kaya na magkaiwaiwalay. Naranas mo, Kuya Andy? Nanay, pero taon, bago kami nakita magkakapatid. Taon? Nakitiran kami. Mahirap talaga, mahirap. Napakahirap. Kaya naunawaan ko sila. Naunawaan ko talaga. Totoo yan, lalo na kung wala ka ng magulang. Oo, siyempre kayo-kayo na lang eh. Sila-sila na lang. Grabe. So yun nga, ang gusto mo ay sama-sama kayong magkakapatid. Sana pagbigyan tayo ng... Sa tingin ko naman, papayag sila kung kaya nyo na, di ba? So ngayon, dala kaming groceries, bigas, ano? Tapos babigyan ko sa inyong pera bilang pagtulong sa inyong pag-aaral, ano? Gastusin sa araw-araw, okay? So meron ako ditong bibigay sa inyo. Ito ay mula sa ating YouTube channel, Kalinga Prab. Siyempre, sa tulong ng ating mga viewers, ayan. At sa mga gusto naman po magpatid ng tulong sa kanila, ay message nyo lang po ang ating FB page, Kalinga Prab, or si Kuya Andy Kayakap, na siyang naka-scout sa kanila. So, andito, meron akong 5,000 para sa inyo. Ayan, si Kuya Andy pala, meron din bibigay dito. Ayan. Ganito no, mga bata. May papayo ko sa inyo ha. Ito, may papayo ko sa inyo. Tibayan ninyo yung loob. Lagi manalangin sa ating mga lapang ng Diyos. Huwag mag-isip ng mga problema. Kasi ang naranasan ninyo sa ngayon, matagal ko na naranasan yan. Kaming magkakapatid, taon ang binilang bago nagkita-kita. Dahil nakitira din kami sa aming mga tiyahin. Hiwa-hiwalay din kami sa sobrang hirap ng buhay. Kaya tibay loob lang kayo magkapatid. Manalangin sa ating mga lapang ng Diyos, no? Yan. At siya nga, nakarelate ka. Oo, umiyak ako. Hindi ko napigilan po. Pasensya po ha. Wala, sa kasabihan nga po natin Kalinga Prab na wala talagang lalaking hindi naiyak. Ako po napatuluwa. Totoo po yan. Kita po ninyo na Kalinga Prab yan. Ano, may ipaabot ako din sa kanila. Wow. Na ito ya, pinadadala din ha. Na ano. Ultimo bariya, ibibigay ko na rin kasi... Wala na sukli. Honest tayo. Ah, bati bariya. Ngayon, ikaw lang yung magbigay Kalinga Prab. Ayan po, no? Ayan. Ayan, bilangin mo. 1, 2... Pati bariya po, binigay natin. 1, 2, 3, 4. 2,900. Ah, ano? Tama, 2,900... 30. Ayan. Wow. Nanggaling yan sa ayaw magpakilala. Tabagin nyo na lamang siya. Pasalamatan nyo. Tita M. Qatar. Ayan. Ha? Wow. Ayan. Salamat po. Ayan. Kawawa naman kasi ang dami agad tumulong, ano? Oo. Suportahan niyo po Kuya Andy Kayakap. Dami na po niyang na-scout na nailapit sa atin. Ayan. Siguro, mag-message na lang siguro kayo. Magpasalamat kayo sa Team Kalingap, kay Kuya Andy, at sa mga viewers, no? Ayan. Unahin kita. Ikaw muna, Serin. Mag-message ka. Ayan. Maraming salamat po sa tulong po na pinaabot ninyo, lalo na po sa Kalingap Team. Nagpapasalamat po kung malaking tulong po ito para po sa pag-aaral namin, para po sa
pang araw-araw na gastusin pambayad po sa school. Maraming maraming salamat po. Unang-una po nagpapasalamat po kay Kuya Andy Kayakap, saka po sa team Kalingap at sa inyo po. Kuya Rab Kalingap. Nagpapasalamat po ako. Sobrang laking tulong po nito para po sa amin. Mabuhay ang Team Kalingap! Mabuhay ang Team Kalingap! At patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan! Oy! Hindi ka naman galit! Hindi ba galit? Masaya lang po ako kahit tumula luha sa inyo lingkod. Matatag na. Patatagin mo? Kapitan, nabuhay ang kapitan. So, ayun, kapunta na muna kami, ha, pansamantala. Bale, ilang ano ka na nga? Tawag dyan? Grade ano ka na nga? 11. Grade 11? Tapos, saan pala plano mag-college? Hindi na po ako magka-college. Magtatrabaho. Ba't di ka magka-college? Magtatrabaho na po ako. Tapusin mo, sayang, ano? Tapusin nyo, sayang. Walang ano, sa kakulangan sa suporta, balak nyo magtigil, ikaw. Nako, ang ma-advise ko hanggat kaya, pagpatuloy nyo mag-aral, ha? Ngayon, may tumutulong sa inyo. Huwag kayong maging magastos, ano? Ipon kayo, ha? Kasi yung pagtulong naman, di naman yan habang buhay ay. Ano? Ayan, so mag-ipon kayo, bilhin nyo lang yung kailangan nyo. Ano? O yan o, oh, may groceries kami ha. Ayan, oh, yan. May gatas dito. May bigas. Ayan, okay na. So, kayanin nyo yan ha, kayo mga kapatid, makukumpleto din kayo. So, ano, babay muna sa inyo. Oh, babay na kayo bro. Bye. Bye-bye. God bless. Pray lang palagi ha. Maraming salamat.